Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 6, verse 7 up to 15. Ang paghatol sa kapwa. Ayon sa banal na kasulatan, huwag tayong humatol sa ating kapwa kung mayroon man tayo napapansin na pagkakamali sa kanya. Na ang sabi nga ay, pag itinuro mo ang iyong kapwa, isang daliri lang ang nakaturo sa kanya. Subalit sa ating sarili na tayo ay nagtuturo ng kanyang kasalanan, tatlong daliri. Kaya sabi nga, huwag nating kunin ang ating kapwa, husgahan. Minsan, tanungin din natin ang ating sarili kung ba tayo ay talagang ganap na nakakasunod sa mga pinag-uutos ng Diyos na nanggagaling sa Biblia. Ang isa naman sa humingi ka, sabi ni Kristo, humingi ka, humanap at kumato. Ang sabi nga, kung ikaw humihingi bilang tayo mga tao makasalanan dito sa lupa, humihingi tayo sa ating mga magulang. Sabi nga, kahit anong hirap, binibigyan tayo ng ating magulang kung ano mang hilingin natin, hindi man na totally naiibigay niya, subalit hindi masama ang kanyang ibinibigay. Sa paghahanap natin, kung tayo maghahanap, sabi nga, masusumpungan natin. Kung ano mang bagay na sinasabi nga, pagtiyagaan mong hanapin yon, na tayo makikita natin yon. Sabi nga, huwag yung salita ng salita, makikita din natin yan. At yung pagkatok, sabi nga kahit sa dito sa ating sa literal na buhay natin dito sa mundong ibabaw, kumato ka man sa pintuan, kahit galit na sa'yo, talagang pagbubuksan ka pa rin. Ang hindi lang sa Diyos, ang sabi niyang pagkatok, manalangin, humingi, huwag tayong mainip na kung paano tayo ng pagkatok sa Kanya. Sabi nga hindi natin malalaman darating ang panahon na tayo ay didinggin niya sa ating pagkatok sa Kanyang pintuan. At tutugunin po anumang kahilingan natin, hindi man sa madaling panahon, sabi niya, maging matyaga tayo ng pagkatok kay Kristo. At ang naayon din sa kasulatan na ang makiikot na daan, sabi niya, napakadaling pumasok sa kasalanan. Andiyan kaliwat kanan ang udyok ng ang sanlibutan. Napakahirap. Minsan na sa atin tayo, kahit na tayo naglilingkod sa Diyos, talagang naliligaw pa rin ang landas. Kaya nga, sabi nga, maging mapag-inatyag ka. Ang daan papunta sa langit, napakakipot. Sabi nga, talagang pagdadaanan mo yung maraming trials, maraming pagsubok, na mapagtagumpayan mo yun, mapupunta ka naman sa daan papunta kay Kristo. Na kung sa daang maluwag, sabi nga, papunta kay sa pagkakasala, hindi ka mapupunta sa langit, kundi sa kasalanan. Na at ayon pa rin sa banal na kasulatan, sa gawa makikilala kung tayo sa mga salita natin napakaganda ng mga inilalabas ng ating mga salita, ng ating bibig. Subalit sabi nga sa gawa makikita kung paano natin ma-apply yung sinasabing sa gawa. Napakahirap, maraming taon talagang ang gaganda ng mga sinasabi ng flowering words na, pero doon natin makikita kung paano natin isa sa gawa at isa sa buhay ang mga nakakalugod-lugod sa Diyos na dapat maging pagsumikapan natin na kung paano natin siya kikilala na tayo ay anak nga ng Diyos at may palaganap natin ang magandang salita. Amen.